Hello everyone, welcome back to Life of a Nightmares. Long time no see. So, wala na akong mga vlog-vlog sa ospital dahil nag-quit na ako sa ospital. Kaya ngayon, may bago tayong ganap sa buhay. Nag-enroll ako ng Master's Science of Nursing. So, yan ang bago nating ganap. So, yung program na in-enrollan ko ay nag-start siya sa Master's Science of Nursing tapos magiging Family Nurse Practitioner ang ending. Sa mga hindi familiar sa Family Nurse Practitioner, wala tayo noon sa Pilipinas. First time ko marinig yun dito sa US. Pero ang Family Nurse Practitioner ay pwede siyang mag-prescribe, mag-treat at mag-diagnose ng pasyente. Alam ko hindi lang dito sa US may ganito, pero hindi ko alam kung saan pang ibang bansa ang may family nurse practitioner. So, dito kasi sa US may tinatawag sila na advanced practice nursing. May mga iba't ibang branch siya or types. Mayroong certified nurse anesthetist para nag-ano sila ay administer ng anesthesia. Yun, family nurse practitioner. Yung nurse practitioner may iba-iba ring specialty. Ganyan. Sa akin, family nurse practitioner, may acute care nurse practitioner. Ganyan. Gerontology sa mga matatanda. And ano pa ba yung meron sila? Certified nurse midwife. Marami pang iba. Anyway, yung program na to ay 2 years and 10 months siya. So, may didactic, which is yung mga, you know, theory, concept, ganyan. And then, may more than 500 hours na clinical hours after. So, nabanggit ko kanina, pwedeng mag-prescribe, mag-diagnose at mag-treat ang nurse practitioner under supervision ng isang doctor or wala. Kasi magkakaiba siya bawat state. Dito sa Arizona, I think ay pwede silang mag-practice without doctor's supervision. Ganun. Pero sa ibang branches or types, kagaya ng nurse anesthetist, under supervision sila ng doctor dito sa Arizona. Pero sa ibang state, may mga ibang state na pwede silang walang supervision ng doctor. Although, ang mga nurse anesthetist dito ay legally pwedeng mag-practice na walang supervision nationwide. Pero, yung ibang state naglalagay ng restriction. So, yung family nurse practitioner ay mostly nagtatrabaho sa outpatient setting. Kagaya ng mga clinic, ganyan, urgent care, mostly primary care. So, basically, parang mga chronic illness yung focus nila in throughout the lifespan. So, nag-start ako noong May 6 and ngayon May 12 na. May 12 na ngayon, so ito yung end ng first week ko. Pero ang first class ko ay mag-end sa June 3rd. Itong ano na to, program na to ay online siya. So, yung mga didactic ay talagang online lahat. Itong first class ko, ito yung una ko ring experience ng online class. So, yung first class ko ay sa theories, ethics, ganyan, regulations ng role ng isang nurse practitioner. Kung paano nag-evolve, nag-iba, tinatackle din yung history ni na advanced practice nursing. So, yung mga materials na ginagamit sa class ay online din lahat, provided na hindi na pumili ng libro, ganyan. Yung libro na ginagamit namin dito sa klase na to ay yung Advanced Practice Nurse Essential Knowledge for the Profession. So, sa klase na to, merong online platform na ginagamit. Ang amin ay yung LogCloud. Nandun na lahat, makikita mo doon yung grades mo, pwede makipag-usap sa professor mo. Doon din online. Mostly yung ginagawa sa online class dito na so far na experience ko ay yung bibigyan ka ng topic. Ganyan. Bibigyan kami ng topic, tapos babasahin mo yung materials, ipo-point out sa'yo kung ano yung chapter ng libro na kailangan mo basahin or kung may resources na wala sa libro, ibibigay din sa'yo. Kung nangyari kung sa online, ibibigay yung link sa'yo para yun din yung basahin mo. And then, bibigyan ka ng question. So, for 1 week, 2 questions or topic, topic questions na sasagutin mo. So, mostly writing. Parang essay writing, napakarami.
I say writing siya. At very ano pa yun? Dapat substantial or substantive yung ano yung pagsusulat mo. So yung essay mo ay ipopost mo sa may discussion wall na tinatawag. Ipopost mo doon sa makikita lahat ng kaklase mo at ng teacher. Tapos syempre makikita mo din yung post ng mga kaklase mo. And then so yung essay na ginawa mo, pinaghirapan mo, 5 points lang siya. And then so dalawa siya, so 5 points each, so 10 points. And then, dito sa first week, meron kaming homework. Ito, ipopost mo sa discussion wall, pero hindi na makakita ng kaklase mo. Parang ano lang siya, file lang. Itong first week, yung work ng homework na yun ay 50 points. So, yun talaga yung mas malalaki. And then, after ka mag-post sa discussion wall, mag-re-reply ka sa mga gawa ng ano ng kaklase mo sa essays ng mga kaklase mo. Yung reply mo ay dapat ano din may substance ganyan. Dito very strict sila ng plagiarism, so kailangan marunong kang mag-reference ng mga sources mo kasi chine-check ng instructor ng professor. So hindi pwedeng yung parang nakasanayan na kinopy mo lang sa Wikipedia ganyan. Tapos parang sarili mo ng word, hindi na pwede. So talagang nire-reference siya. So nag-start ako ng May 6, which is Thursday. Yung first topic ko, yung first essay ko, ganyan. Do siya nung Saturday. So yung first topic, I do every Saturday. Tapos yung second topic, I do every Monday. Tapos yung homework, I do every Wednesday. So every Thursday nagsisimula yung first topic and then every Wednesday siya natatapos. So dapat sa isang week makapag-submit ka ng tatlong response sa mga kaklase mo na may substance. Pwede ka rin mag-post ng mas marami pa pero nakakapagod magsulat kasi yung post mo sa mga kaklase mo, yung reply mo ay parang essay din. So yun yung tinigradean sa classes so far, yung discussion topic answers mo, which is 10 points kasi dalawa, tapos yung participation mo, reply mo, 20 points siya, yung homework depende, so this week ano lang 50. Gusto ko lang ipakita paano yung ano yung first topic tsaka yung second topic na ginawa ko ng essay. So ito siya. Describe how the role of advanced registered nurse transformed over time. Consider shifts in scope and expectations in the 20th and 21st centuries. In what ways will the advanced registered nurse role and responsibilities continue to evolve and emerge as the American healthcare system changes? Yun yung first question, tapos ito yung second question. Access the future of nursing, leading change, advancing health. Identify the two recommendations for nursing education you believe will be most effective or radical in creating change with the industry. Provide rationale based on your experience in practice. Do you agree or disagree with how the Institute of Medicine, IOM, describes the advanced practice registered nurse role evolving? Why or why not? Lakas. So yun yung dalawang topic ko na for the first class. Pinukumpiyan ko siya, I mean, master's level to, pero pinukumpiyan ko siya noong, syempre, nasa college ako. Hindi naman magsulat ng ganito karaming ano, essay noon. Kasi, yung mga kaklase ko, syempre, in-incorporate din nila yung experience nila and mostly sa kanila dito nag-aral ng undergraduate nila. So, sinasabi nila na sanay sila na maggawa ng ganito kasi may tinatanong sa amin noon doon kung anong experience namin gamit ng APA style guide. And yun, sabi nila, gamit yun noon sa nursing school nila. So, ako parang, hindi naman siya parang bago pero ang experience ko lang ay yun sa research nung my research researcher, diba? So yun, so far naman, nakakatuwa kasi yung first grade ko doon sa first essay ko ay 4.85 out of 5 kasi meron ako hindi na reference, dahil lang doon na meron ako hindi na reference na kinote ko sa essay ko.
Pero yung second ko ay 5 out of 5 naman. So, yun. So far, A. And, kailangan ko at least maka-B sa first two classes ko kasi special accommodation ako sa program na to. So, in the future, susunod na mga vlog, pag-usapan natin kung paano ako nakapasok sa program na to. Kung basta-basta ka lang ba makakapasok or what. Ayun, thank you so much sa panonood. I'll see you on the next. Bye!